there? Cha tayo? Cha para sa puso ng lalamig. Damn! Joke lang. Yeah, today is June 12, 2020. And it's Independence Day. So, happy Independence Day sa inyo. And of course, no? It's still month of June, so it means it's still Pride Month. Happy Pride Month! Yay! Dahil Pride Month pa rin ngayon, naisip ko na ikwento sa inyo, i-share sa inyo yung coming out story ko sa parents and family ko. I hope itong video na to is ma-inspire ko yung mga katulad ko na pretty testosterone trans guys na hindi pa nag-out. Anyway, sorry kasi wala akong mapapakita ng video or picture nung araw na yon kasi nung araw na yon, nung time na yon, ang tanging nasisip ko lang is I have to do it, no? It's now or never. Kaya hindi ko na naisip mag-set up ng video. Pero sayang kasi remembrance sana yung video. Kasi sobrang memorable nung araw na yun para sa akin. And sobrang emotional din nung araw na yun. Gusto ko na lang ikwento sa inyo yung nangyari. Pero hindi ko na mabibigay yung exact details ng mga sinabi ko nung araw na yun kasi medyo blurry na siya sa utak ko. Kasi matagal na rin siya. Bago ko simulan yung kwento ko about my coming out story, gusto ko na ikwento sa inyo yun nung fourth year high school ako, retreat day namin. Meron kaming event noon doon sa retreat na magsusulat ka sa parents mo letter and then they will write back to you. Tapos babasahin mo sa retreat. Tapos ayun, nagsulat ako sa kay mama and then yung sulat niya para sa akin, binasa ko ng retreat ko. Ito siya. Tagal na nito guys. Ito. Sobrang dumi na nito. Tinago ko pa. Ito. Diba? Ano na siya? Luma na siya. Oops, wait lang. Ito. Pakita. Ayan. Kung nababasa nyo, nakalagay dito, to... Oop! Nakalagay dito, Tutut di Brigente for Socrates Athens Academy. Fourth year high school. Kita ko na. Ito siya guys. Ayan. Ito yung sulat ni mama sa akin. Haba yan. Ano siya? November 25, 2014. No? Tagal na. 6 years na. Nakalipas. Pero nito pa rin siya. Kasi tinago ko siya. Nung sulat ko kay mama na letter, is trinay kong magsabi na konti. Parang magpahiwatig ba sa kanya about sa totoong ako. Kaso naging malabo, tapos maraming misunderstanding, kaya nag-decide ako na gagawa ko ng formal na coming out sa parents and family ko, parents and relatives. Kaya yun, hindi ko alam, no? Pero parang dalawang beses ako nag-come out. Pero I think, ang positive story ko lang naman kasi na coming out story is nung ito, yung sabihin ko sa inyo. Okay, ito na. Umpisa na natin. March 29, 2015. Yan ang date no coming out day ko. March 29, 2015. So, it's been 5 years. Wow. Sobrang tagal na, no? 5 years na nakakalipas. To give you a hint kung paano ko nag-come out, ito. USB. Meron na ba kayong idea? Tingnan natin kung tama yung idea niyo. Okay. So, bakit ko pinili yung March 29, 2015 na date? Eh, March, kasi yun yung month ng graduation ko ng high school.
and 29 dahil yun yung graduation celebration ko na ginawa nila mama tsaka papa. Kaya March 29, kalikuti. Okay. Kasi nung third year ako, sinabi ko sa sarili ko na after graduation na lang ako magka-knock out sa parents ko tsaka sa relatives ko. Kasi wala lang, gusto ko lang na may, kahit pa paano meron akong may pagmalaki na graduate ako with honors. Kaya nung third year tsaka fourth year, ang ginawa ko niya, nag-research ako, nagtanong ako sa mga kapwa ko trans guys, lalo na si Kuya Neil Nodalo. Hi Kuya Neil! Siya yung naging example ko. Kasi niram ko yung picture niya, pinakita ko sa kanila. Pinamit ko yung picture niya para may example. Sa kanya, ang dami ko tinanong sa kanya, nagpatulong ako sa kanya kasi yun nga, magka-comeout ako. Kasi sobrang hirap magka-comeout, guys. Kaya thank you Kuya Neil kasi ayun, nagkaroon ako ng lakas ng loob para magka-comeout. So, okay. Doon na tayo sa mismong araw nung nag-comeout ako, okay? Ganda yan. March 29, 2015, yun yung graduation celebration ko. So, present lahat yung, hindi naman lahat, mostly ng relatives ko sa side ni papa ko, tsaka ni mama. Sa mama ko, yung lola ko lang yata. Lola ko, tsaka lolo ko. Mama at papa ni mom. So, ayun. Pero, doon sa side ni papa, andun yung cousins ko, mga kuya-kuya ko, tito-tita, po si Lola. Tapos ayun. Andito silang lahat sa rooftop. Kumakain, nag-video. Okay, saya-saya nila. Ayun. Tapos ako, nandun ako sa kwarto ko. Gumagawa ko ng PowerPoint. Yes. PowerPoint. Yun. O diba? Parang rush report. Ayun. Gumagawa ko ng PowerPoint ko sa kwarto ko. Habang sila dito kumakain, nag-video ako eh. Tapos ayun, habang gumagawa ko ng PowerPoint, syempre kinakabahan ako kasi yun na yung araw na magsasalita na ako sa harap ng maraming tao. First time kong ginawa yun, guys. First time ko yung ginawa. Grabe. Pero I have to do it kasi I have to do it. It's a must. So, ayun. After kong gawin yung PowerPoint, kumain na rin ako. Habang kumakain ako, hinaabahan ako kasi parang papalapit yung oras ng pag-come out ko. After namin kumain lahat, parang nag-chill-chill na lang dito. Tapos, doon ako nag-decide na pababain sila sa sala namin. Ayun, sala namin. By the way, ipapakita ko sa inyo yung setup namin. Sa sala. Kung paano yung setup namin. Ganun. Ito. Ayan. Ayan yung setup namin. Ayan ako. Tapos, yung TV, nandiyan yung PowerPoint. Tapos, sila nakaupo. So, it's parang ano lang, parang basic reporting. Pero hindi siya basic. Hindi talaga. Parang reporting ang dating. Yung nakatayo ko sa harap nila. Tapos, sila nakaupo. Tapos, sila nagkasalita ako. Yung speech ako. So, ayun na. O, diba? Ayun na, nakaupo na sila. Ready na makinig sa akin. Kasi, syempre, meron na silang idea na something. Parang ayun, may idea na sila na sasabihin ko. Kinakaban ako. Sobra. Kasi, first time kong ginawa yun sa buhay ko. First time kong explain yung sarili ko. First time kong mag-report sa relatives sa family ko. Hindi, joke lang. Meron akong mga naalalang linya ko nung time na yun, pero hindi ko na sabihin yung exact details kasi yun nga, malabo na siya sa ano ko, memory ko. Ang sinabi ko sa nila na alam ko naman na meron na kayong idea sa kung ano yung totoong ako. Kasi napapansin nyo na rin naman na and aware ako doon. Tapos ayun, sinabi ko na I'm trans.
And nag-sorry ako kasi naging disappointment ako sa kanila. Yes, naging disappointment ako sa kanila kasi iba yung ina-expect nila sa akin. Hindi ako iyak, guys. Kasi alam ko naman na mostly tingin ng tao sa LGBT community is a big disappointment. Parang sayang kasi nasayangan sila sa'yo kasi ganyan ka. Pero wala naman ako magagawa eh. Kasi ito talaga ako. It's who I am. Huh? Kasi ang pagiging part ng LGBT community is not a choice. Hindi ko pinili maging ganito. At never ko pinili maging ganito. It's just who I am. Ganito ko eh. Sino bang taong may gusto na maging ganito? Kahit tanungin mo lahat na nasa LGBT community, isa lang sasagot nila. It's not a choice. Hindi namin ginusto to. Kaya sana maintindihan nyo na hindi namin ginusto to. Siyempre sobrang hirap nito. Sobrang hirap maging part ng LGBT community. Alam mo kung bakit? Kasi araw-araw, yung mga mata na nakatingin sa'yo, mga mata na panusta. Pero wala na tayong magagawa doon. Kasi parte na yun ng mundo. Hindi mo na maiiwasan yung mga ganung tao. Just be who you are. Basta wala kang tinatakaang tao, it's good. Okay? Just be who you are. Naging totoo ka lang sa sarili mo kasi ang hirap kapag niloloko mo yung sarili. Parang pinili ko na lang magpanggap kaysa magpakatoo. Kung gano'n ang mangyayari, mahirap yun. Kasi parang niloloko mo na yung sarili mo eh. Niloloko mo pa yung iba. Hirap na. Kaya mas pinili ko na magpakatotoo sa sarili ko. Kahit na sobrang daming negative comments, negative reactions, wala akong magagawa ako. Kasi nandyan na yan, no? Hindi na yan mawawala. Basta ang sa akin, wala kang tinatapakan pa. At saka, kung may dreams ka sa buhay, kung may pangarap ka sa buhay, we can be successful one day. No? Sinabi ko sa kanila na, I'm very, very sorry kasi naging disappointment ako sa inyo na iba yung ina-expect nyo sa akin. Pero kasi, eto ako. Dito ako masaya. Tapos sabi ko sa kanila na sana maintindihan niyo ako. Sana ma-accept niyo ako. Kasi sobrang hirap. Ako sa sarili ko, nahirapan din ako i-accept yung sarili ko na ganito ako. That's true. Kasi ano yun? Kasi andyan yung norms ng tao, diba? Na kapag ganyan ka, patapon ka. Na pag ganyan ka, iba ka. Wala ka. Ayan. So, nahirapan akong i-accept din yung sarili ko nung una. Pero yun, kapag tumatagal, unti-unti ko rin na-accept yung sarili ko. And then, nung time na yun, nag-ask na ako sa kanila na i-accept din nila ako.
Kasi kung sa una pa lang hindi mo ma-accept yung sarili mo, mahirap. Mahirap yun. Okay, mahirap yun. So, kailangan mo munang i-accept yung sarili mo fully bago ka humingi ng acceptance na pinag. Marami pa akong sinabi kasi mahaba yung speech na yun. Hindi ko lang parang 1 hour yata yung speech na yun o almost 1 hour. Pero, hindi ako nakipag eye to eye contact sa kanila kasi ayoko makita silang umiiyak. Kasi umiiyak din ako noon. So, simula umpisa hanggang dulo, umiiyak kami. Kasi syempre nakakayak naman talaga. Nakakayak na... Naiiyak ako. Nakakayak sa part ng magulang kasi yun. Kasi parang feeling nila naging failed yung pagpapalaki nila sa... Pero no. Sobrang swerte ko sa magulang ko. Kasi mahal nila ako. At mahal na mahal ko rin sila. And then yung kapatid ko, sobrang matul. Kahit lagi kang nag-aaral. Sorry. Ayun. Tapos, wait lang. Ito pala. Naalala ko na, sinabi ko rin sa speech ko na gusto ko magpagupit ng buhok. Gusto ko yung maikli, tapos manlikat. Tapos sabi ni Mama, gusto mo yung katulad kay Sarap? Yung sa pinsan ko, na lalaki. Sabi ko, oh, gusto ko ganun. Ayaw niya. Ayaw niya daw ng ganun. Pero, yeah. Pero ngayon, may clay na buhok. Kung may, sabi nga nila, kung may gusto, may paraan. Pero sa tuwing magpapagupit pa rin ako, every time talaga magpapagupit ako, isa lang naririnig ko kay Mama. Ano ba yan? At ikiklipak na buhok ko, papagupit ka na naman? Gupit ka ng pagupit, ikiklipak na buhok ko. Ayun. Kahit na, kahit na natakpan na yung mata mo, umikli pa rin sa kanya. After kong ibigay yung side ko, kita ko sa ano, kita ko yung reaction nila bawat isa. Kita ko yung, sa mata nila, sa mata mo pala makikita mo na yung reaction nila. Yung iba masaya. Masaya kasi nasabi ko na yung dapat kong sabihin, nasabi ko na yung kailangan ko sabihin sa kanila. Yung iba naman, na-proud sa akin kasi ang tapang ko daw. Lakas din ng loob ko, ang tapang ko na sabihin sa kanila. Pero hindi nila alam. It took me years para magkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa kanila yun. Kasi sobrang haba ng process na yun. Pero yung iba, na-disappoint. Pero normal lang naman talaga yun. Lalo na pag Pinoy, Pilipino. Masaya yung mga pinsan ko, masaya kasi nagpagkatotoo ako sa sarili ko. Yun ang naman hinihintay nila eh. Yung sa akin manggaling mismo. Which is yun din naman yung hinihintay ko. Bago ako mag-come out, alam ko meron na silang idea sa kung ano ako. Pero alam ko mali yung idea nila. Kasi I'm trans, no? Iba yung L sa LGBT at saka yung T sa LGBT. Magkaiba yun. Don't worry kasi i-explain ko yan further sa inyo as we go on sa next video, sa next vlog. Kasi yun naman talaga yung purpose ng channel ko. Share ko yung experience ko, tapos papaliwanan ko rin kung ano yung pinagkaiba. So, stay tuned na lang sa next vlog.
after nung speech ko, tinanong ako ni Mama. Tinanong ako ni Mama kung saan daw akong mag-aaral ng college. Kasi kinabukasan nung araw na nagkamot ako, yun na dapat yung araw na mag-enroll ako. Kasi naman, ang dalawa kasi pinagpilihan ko naman. It's either FEU or CEU. FEU kasi more open sila sa mga tulad namin na LGBT community. Kasi they allow their students like us na isuot ko ano yung gusto nilang uniform. So, it's more convenient sa akin kasi gusto ko male uniform. Pero, ang kinuha ko yung course doon, ang example ng course doon is computer engineering. Kaya sa CEU na lang ako nag-enroll. Ang kinuha kong course sa CEU, psychology. Yun talaga yung first choice ko na course. Tapos second choice ko, pharmacy. Ewan ko kung bakit pharmacy. Hindi ko pa alam yung mentek noon. May story kasi yun. Ayun, psychology. So, kinabukasan noon, pumunta kami sa Mendola, CEU Mendola, CEU Main, kasi hindi ko lang maalam dati na meron palang CEU Makati. Ayun, kami sa CEU Mendola, tapos dun ako, nag-exam ng psychology. Tapos nung afternoon, after mag-exam, sinabi sa amin na meron palang CEU Makati at meron din psychology course doon. So, sinabihan kami na doon na lang mag-enroll kasi mas malapit kami sa Makati kasi tatatanig nga kami. Kaya yun, doon ako nag-enroll. Pero bakit may take ang course na tinapos ko? Diba? Plot twist. Grabe. Pero masaya ako sa course ko na medtech kasi sobrang magiging helpful siya sa upcoming medical transition ko. Ah, by the way, ipagkanto ko sa inyo na nabanggit ko rin pala doon sa speech ko na nag-come out ako na ang preferred name ko na gusto kong itawag nila sa akin is Steven Nigel. Tapos ang preferred pronouns ko is he, him, his. And nakaka-touch naman kasi after ko mag-come out, yung mga tita ko sa side ni Papa, tita, tito, sa mga pinsan ko, tinatawag na akong it's either Steven or Nigel. So, wala. Sarap lang sa pangalan lang. Kasi, parang respeto nila yung gusto ko. And nakakatuwa. Kasi mas naging, ano yun? More accepting sila. So, sa inyo, na nanonood sa akin, ang preferred name ko is Steven Nigel. Kahit alin doon sa dalawa. Kasi Steven Nigel. Kung alam mo yung birth name ko, please, huwag mo nang ako tawag sa pangalan na yun. Kung kaibigan kita, kakilala kita, please, huwag mo nang tawagin sa birth name ko. Okay? Preferred name ko na lang kasi respect mo na lang sa akin kasi yun yung gusto ko. Pero sila mama, birth name ko pa rin yung tawag nila sa akin. Pero okay lang. Kasi hindi pa naman ako nag-decision. Super thankful ako sa mga tita ko, tito yan, kasi talagang nag-adjust din sila sa preferred name ko. Although minsan, natatawag nila ako sa birth name ko kasi yun nakasanayan nila, pero thankful pa rin ako kasi they're trying their best na tawagin ako sa gusto kong name. Ah, okay, alright, no? Siguro yun na yun lahat. Nasabi ko na lahat. Nag-drama na rin tayo ng konti. Pero, ayun yung story ng coming out ko. So, yung story ko is isa lang sa million-million story ng coming out. So, sana nagustuhan niyo yung story ko. Sana na-inspire kayo. Lalo na yung mga tulad ko dyan na pretty na trans guys na tulad ko na hindi pa nag-out. Kasi yun yung purpose ng video na to. Is ma-inspire ko sila. Ang pag-come out kasi sobrang mahabang process. Hindi siya biglaan, hindi rin siya minamadali. Kasi andun yung fear na baka i-reject ka, na baka i-lockwill ka. So kailangan ng mahabang panahon, mahabang pag-research na rin. Kasi dapat sigurado ka na, no? Magkasabi ka na lang, dapat sigurado ka na. Tapos sigurado ka sa sarili mo kung ano ka ba talaga. After nung mag-come out ako sa parents ko,
sobrang na-relieve ako. Kasi sobrang sarap sa pili. Sobrang gaang. So parang yung tinik sa puso mo is nawala. Parang, wow. Nawala na, natanggal na. Yung bigat na nararamdaman mo. Alam kong marami nagtataka sa inyo bakit PowerPoint yung ginawa ko. Hindi ko rin alam bakit PowerPoint. Siguro nung time na yon para sa akin is yun yung more convenient way, easiest way para sa akin ah, nung time na yon. Kasi mas may explain ko yung mga dapat kong i-explain kapag may PowerPoint. Kasi yung laman ng PowerPoint na yon is mostly pictures. Pictures lang, tapos bawat picture meron siyang explanation. So, kaya PowerPoint ang ginawa ko. Kung meron sa inyo na ganun din yung ginawa, na nag-PowerPoint, tapos present sa family and relatives sila, please comment down below, i-add kita sa Facebook. So, guusap tayo. Nagkukwentuhan tayo. Weird ba? Hindi ko alam eh. Kung ngayon, iniisip ko siya, parang weird na siya sa akin. Bas! Guys, share ko lang yung anak ni Soju. Dalawang itim. Dalawa lang kasi nabuhay, apat sila, namatay yung dalawa. I mean, pinanganak na patay. Ito, dalawa lang. Ito, nagbumuta si ano si Chivas. Ito si Chivas, oh. Nagbumuta siya. Babae ito si Chivas. Tapos ito si Muito. Lalaki siya. Ayan. Pag pinagtabi mo silang dalawa, sino mas pangit? Joke lang. Sino mas pangit? Ako. Ha, joke. Agree ka naman. Ubo. Lusyo. Agree ka naman. First lang tayo, no? So, ayun na. Naubusan na tayo ng memory. Sana tayo ng memory, guys. So, thank you, no? Thank you. Sana nagustuhan niyo itong video na to. See you next vlog. Kasi marami pa tayong pag-usapan. Stay tuned sa next vlog.